Guys, good day po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, guys, meron na naman tayong discussion. Request to ng dalawang kaibigan ko na nasa Pampanga. So, shout out na rin kay Sir Michael Mendoza at kay Sir Lloyd Di Marukot. So, nagtatanong sila sa akin, guys, gawa daw ako ng video kung ano-ano yung mga nakaka-apekto sa fuel consumption ng sasakyan. Kasi may mga nagpapagawa na rin kasi sa kanila. Tapos, laging... Karamihan kasi, guys, ang laging sinisisi is carburetor. So, kawawa naman si carburetor. Lagi na lang niyang kasalanan na malakas sa gasolina ang isang sasakyan kahit na hindi naman laging siya ang may kasalanan talaga. So, ano-ano ba, guys, yung mga nakaka-apekto sa fuel consumption natin? So, yun, guys, yung ituturo ko sa inyo ngayong araw. So, medyo magiging mahaba to, guys, kasi marami yung factors talaga na nakaka-apekto sa fuel consumption. So, sana maging patient kayo to watch and to listen sa video ko na ito. Guys, unang factor na nakaka-apekto sa fuel consumption is bilang driver yung ating habit sa pagmamaneho. May mga nagmamaneho, guys, na kahit na hindi naman inclined yung slope, pero ang nangyayari, kahit na patag naman yung kalsada, kung makaapak sila sa silinyador, almost half throttle kaagad. Ang isa sasakyan, guys, na nasa kondisyon, konting apak lang sa silinyador, arangkada naman na yan. As long as tama rin yung pagbitaw mo sa clutch. Of course, kung mali ka magtimpla ng clutch at ng accelerator, kahit na gano'n nakatindi yung apak mo sa accelerator, kung hindi pa nag-engage yung pressure plate doon sa clutch disc at doon sa ating flywheel, hindi pa aarangkada yung sasakyan natin. So, dapat marunong din kayo magtimpla ng clutch tsaka ng accelerator para yan doon sa baka sasakyan na mayroong manual transmission. Of course, doon naman sa may mga automatic transmission, nakadepende na lang din yung arangkada ng sasakyan nyo sa apak nyo sa silinyador. Okay, so may mga tao talaga na kahit galing lang sa hinto, ang apak sa silinyador is half throttle na kaagad. So, number one factor yan na nakaka-apekto sa fuel consumption. Second factor, guys, is yung air filter. So, kailangan ma-maintain natin, guys, na malagi malinis ang ating air filter. So, ano ba yung tsura ng air filter na sasakyan natin? Okay, so ipapakita ko sa inyo. Guys, ito ang ating air filter housing. Nasa loob nyo yung air filter. Lahat ng sasakyan, guys, merong air filter. Yung iba nagtatanggal, pero hindi ko i-advise na tatanggalin nyo yung air filter nyo. Ayan. Ayan. Originally, ang kulay ng air filter nito is white. Ayan, medyo clog na siya ng dumi. Yan. So, huwag nyong hintayin, guys, na umabot ang air filter nyo na maging color, as in color gray na siya or color black. Diba? Dapat mayroong maintenance kayong tinatawag dyan. Kapag nakita nyo na may itim na yung air filter nyo, it's time para palitan nyo siya kasi nasasakal sa hangin yung ating carburetor. Remember, guys, ang sasakyan natin, kailangan ng air and fuel. Ngayon, kung nasasakal sa air ang ating sasakyan, more on fuel ang pumapasok ngayon sa makina natin. In which, of course, lumalakas tayo sa fuel consumption. Next, mas mahina ngayon yung na-convert na power ng makina natin kasi kulang din sa hangin. So, importante na napapalitan yung air filter. Third factor, guys, tire pressure. So, kailangan ma-maintain natin yung tamang tire pressure ng ating sasakyan. So, bawat gulong meron dyan naka-specified na tire pressure. Pero pinakamagandang sundin nyo is yung tire pressure na ini-indicate dun sa ating car specifications. Makikita nyo yun, guys, sa driver side sa pintuan na mismo. So, ito, papakita ko siya sa inyo. Ito siya. So, titignan nyo rito, guys, kung ano ang tire size na ginagamit nyo. Yan. So, ang gamit kong tire size is 165 65R14. Yan. So, according dito ang 165 65R14,
dapat is 27 to 33 PSI ang pressure niya. So dapat hindi bababa dyan. Kasi kapag mas bumaba pa sa 27, let's say 25 PSI lang ang pressure ng gulong nyo, yung traction tsaka yung grip niya sa semento is bumababa. Result yun, para kailangan mas mabilis na umikot yung gulong para umandar ngayon yung sasakyan. So kapag kailangan mas mabilis na umikot yung gulong, ang ibig sabihin nun, kailangan i-press nyo harder ngayon yung accelerator pedal. So fuel consumption will suffer. Next factor guys that affect yung fuel consumption natin is of course yung tread life ng gulong. Ang tread life na yan guys, kaya nandiyan yan, is para masigurado yung pagkapit ng gulong sa semento, sa asphalt, or sa kung ano mang, kahit sa lupa, di ba? So kaya nandiyan ang tread life na yan para masiguradong kakapit yung gulong doon sa ating floor. Ngayon, kung wala na yung tread life na yan, kalbo na yan, nandun na yung chance na mag-slip siya or dudula siya doon sa mismong floor. That's why naglulos na ngayon ng, instead na napapaandar yung sasakyan, dumudulas lang yung gulong natin. Diba? So, ang tendency, kahit nagsisilinyador kayo, as long as hindi naman umaandar yung sasakyan nyo kasi nga dumudulas lang yung gulong dun sa floor. Okay, so, affected na rin dyan, of course, is yung ating fuel consumption. Next guys, sticking brakes. So, bakit nakaka-apekto ang sticking brakes pagdating sa fuel consumption? Guys, anything na nakakapigil sa sasakyan para umandar ng maayos is makaka-apekto sa fuel consumption. Bakit? Siyempre, kung sticking ang brakes ninyo, sa pag-andar nyo, napipigilan yung, sa pagsilinyador nyo, napipigilan yung pag-andar ngayon ng sasakyan. Diba? So, the tendency, press harder sa accelerator para mabante yung sasakyan. Kailangan guys, lahat ng gulong natin, four wheels, is free moving. Kumbaga, tulad nito, this is a front wheel drive car. So, kung nandito yung tension ng driving, kasi yung transmission, diba dito nakakonekta. So, dito, may konting pressure yan, pero dapat free will pa rin. Yan. Kumbaga, pag inikot ang gulong, hindi siya yung pag-ikot na ganun, tigil ka agad. Ibig sabihin nun, guys, is may pumipigil sa pag-ikot ng gulong natin. So, dapat free will yan. Kapag sinabi yung free will, pag pinihit ko siya, tapos iikot pa siya ng konti, yun yung tinatawag na free will. Lalong-lalo na guys, doon sa rear. Kasi sa rear, wala doon yung tension. Hindi katulad ng mga rear wheel drive naman, na may differential, nandun naman yung tension kasi dahil sa differential. So kapag ka, pag pinihit, dapat may free will pa siya kahit papano. Ibig sabihin guys, hindi siya napipigilan ng preno. Kasi kapag pumipigil ang preno guys, pag naninikit ang preno, napipigilan niya yung pag-ikot ng gulong, napipigilan niya ngayon yung pag-andar ng sasakyan. Next thing guys na nakaka-apekto sa ating fuel consumption is of course yung aircon. So bakit siya nakaka-apekto? Guys, every time na mag-engage tayo ng aircon, pansinin nyo tumataas ang RPM ng ating sasakyan. So para yung automatic na umaapak doon sa silinyador natin. So para mas maliwanagan kayo, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-engage yung ating aircon. Guys, ito. Meron ako naka-install dito na RPM gauge. Ayan. So, pansinin nyo, as of now, cold start pa kasi siya. Pero kahit cold start yan, makikita nyo kung ano yung difference ng RPM. So, naka-off pa yung aircon natin ngayon. Ayan. Ayan. So, naka-off pa. Once na i-turn on ko yung aircon, pansinin nyo yung ating RPM gauge, tataas yan. Ayan. So from 500 kanina, naging 650 or 670 RPM siya ngayon. So same yan, kapag ang principle niyan is parang inaapakan natin yung silinyador natin yan guys eh. So, ang laki ng difference, diba? From 500 naging 650 RPM siya. Ayan, 700 na nga siya ngayon. So, yung aircon of course guys, nakaka-affect yan sa ating fuel consumption. Yan.
ito kasi ang aircon natin. Yan. So kapag nag-engage yung clutch niya, ibig sabihin guys, mas bumibigat para sa makina na ikutin yung ating aircon compressor. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng pagbigat doon sa pag-ikot ng makina natin. Ang tendency, kailangan din natin itaas yung RPM natin. Kasi kung hindi tataas ang RPM guys, masyado maapektuhan ngayon yung takbo ng sasakyan natin. Babagsak yung RPM. So mas hirap ngayong umandar si makina. Kaya ang ginagawa, pag nag-engage ang aircon is tataas din yung RPM natin because of this, yung idle up solenoid and din yung actuator niya. Ayan. So yan ngayon, hindi na natin manually na inaapakan ng silinyador sa loob ng sasakyan natin kasi itong actuator na yung parang siya yung nagsisilbing nag-aapak ngayon sa silinyador natin. Ayan. Tinutulak niya yan para ngayon tumaas yung ating RPM. Tapos guys, ang isa pang nakakadagdag, yung klase ng compressor na ginagamit natin. Of course, may mga gumagamit ng mas malalaki pang compressor, mas matataas na horsepower para naman mas lumakas yung mas lumamig dun sa loob ng sasakyan nila. Pero of course, yung pag-upgrade natin ng compressor will also affect yung makina natin kasi nga mas mabigat na horsepower ng compressor, mas mabigat ikutin yun para sa ating makina. Next factor guys is yung short distance driving. Ano yung short distance driving guys? For example, may bibilin kayo dyan sa tindahan, sa labas ng tindahan nyo nang wala pang isang kilometro man lang. Okay guys, so short distance driving ang tawag doon. Yung mga sasakyan kasi natin guys, mas maganda nakakatakbo sila ng at least 4 kilometers. Kasi hindi nila nare-reach yung certain temperature na kailangan guys eh. Ang mga makina may certain temperature yan na kinakailangan niyang ma-reach para mas maging maganda yung performance niya and also maging fuel efficient niya. Ngayon ko short distance driving ang ginagawa natin guys, hindi pa umiinit yung makina natin. Since short distance nga, pagdating natin sa destination natin, patay na agad yung makina. So yung travel na yon, kahit na ilang metro lang yan, let's say 500 meters na travel lang yon, mas malakas yung consumption niya, unlike sa kung binabiyahin nyo siya na mainit na yung temperature ng makina natin. So yun naman yung effect ng short distance driving. Tsaka may isa pang negative effect ng short distance driving, since hindi nga nare-reach ng makina yung certain temperature niya, mas prone ngayon yung mga spark plugs natin form carbon buildup. Sliding clutch or clutch tipping. Yung sliding clutch guys, ang tinatawag yan kapag masyado nang manipis yung clutch sliding natin. So naapektuhan na yung pag-andar ng sasakyan natin. Tulad ng sa brakes guys, anything na nakakaapekto sa pag-usad ng sasakyan will affect also yung fuel consumption natin. So yung clutch disc guys, nasa loob ng transmission yan eh. So magkakaroon ako ng separate explanation tungkol sa clutch disc. Pero yun, isa yun sa factor kung bakit nakaka-apekto sa fuel consumption ng clutch sliding. Pati na rin yung clutch slipping na tinatawag. Yung clutch slipping naman guys, dumudulas siya kasi nga yung sa pagtitimpla natin ng apak natin sa ating clutch. So kung hindi maayos natin na di-disengage yung paa natin sa clutch, of course, nandun yung parang tinatawag ng iba na clutch riding or clutch driving na tinatawag. So, malaking effect yun guys sa una-una sa fuel consumption, pangalawa dun sa mismo clutch system natin, sa pressure plate, sa clutch disc, at saka dun sa flywheel. So, dapat maging matuto kayo kung paano yung tamang pagbitaw at paggamit ng clutch natin. Okay? Next factor guys, is yung total weight ng sakay ng sasakyan natin. Hindi porket alam nyo na ganito ang fuel consumption na sasakyan nyo. For example, ako, I weight 75 kilos. Then yung susunod na gagamit sa akin, for example, ako binenta ko yung sasakyan ko. So sabihin ko sa kanya, ang fuel consumption ko dyan, sabihin natin 12 kilometers per hour. For 12 kilometers per liter. Okay? So anong nangyayari? Yung bubili sa akin, let's say sabihin natin mataba. Or let's say, hindi na siya mataba. Kunyari ako, tapos kasing bigat ko siya, pero sa bawat biyahe nila, lagi siya may kasamang dalawa o tatlong tao. Diba? So, additional yung bigat nung tatlong tao na yon sa mayiging total weight nung sasakyan. So, for example, 12 kilometers per liter nga yung consumption ko noon, nung ako lang yung gumagamit ng sasakyan, tapos nung sila is naging 9 kilometers per hour na lang, per kilometer na lang. So sasabihin ba natin na lumakas yung consumption niya? Una-una, yes, kasi nga 12 against 9 is malaking effect. Pero
ano ba yung naging reason kung bakit lumakas sa consumption? Kasi lagi nang mabigat yung loob ng sasakyan, kasi nga apat na lagi silang sakay, driver and then yung tatlong passenger. So iba guys yung fuel consumption kung mag-isa ka lang na nakasakay sa loob kumpara dun sa marami kayo na nakasakay sa loob. So wag niyong expect na, for example, nag-average yung sasakyan nyo ng ganun 12 kilometers per liter, tapos nung bumiyahe kayo somewhere out of town, tapos ilang kayo sakay, tapos may mga baggage pa, tapos mag-aalala kayo, sir, bakit ganito? 12 kilometers per liter ang tinatakbo ko dati, bakit nung umuwi ako ng Quezon, biglang naging 8 kilometers per liter na lang. So ang lagi kong tinatanong dyan sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa fuel consumption, ilan ba kayo? At ano ba yung mga dala-dala niyong gamit? Kasi nga, of course, nakaka-apekto yung total weight niyo eh. Hindi naman yan i-ignore na sasakyan niyo na unang-una mas madali kang dalhin nung mag-isa ka lang. So nung marami na kayo, mas mabigat na kayong dalhin. Next factor tayo guys na nakaka-apekto sa fuel consumption is of course, yung klase ng langis na ginagamit natin. So guys, bawat manufacturer meron silang nire-recommend na oil viscosity sa makina natin, na yun yung magandang gamitin. So ang advice ko dyan guys is to follow yung manufacturer na yun, hindi yung nire-recommend ng kakilala or ng kaibigan nyo. Bakit? Of course, sino ba ang higit na nakakakilala sa mga makina natin? Of course, yung manufacturer. Let's say, ako, nag-vlog ako and you know me as Jeep Doctor. For example, may isang tao na nagtanong sa akin, sir, ganito, ano ba magandang gamiting langis? For example, ako ginagamit ko sa kotse nito is Petron Ultron. Tapos siya naman, ang kotse niya is, let's say, Toyota. So, iba ang Toyota kay Mitsubishi. Iba yung require na langis, viscosity ng langis ni Toyota. Iba rin yung kay Mitsubishi. Of course, kapag sinabihin ko na ako gamit ko Toyota, so okay naman yung makin, gamit ko Ultron, then okay naman yung makin ako, okay? So siya, pag ginaya nyo, hindi ko may assure na magiging maganda rin yung performance ng kanyang makina without oil. Kasi may bawat oil guys is may viscosity. Ito ang viscosity na tinatawag. Ayan. Yan 20W50 na yan. Yan yung viscosity niya. Okay guys, so kapag gumagamit kayo ng thicker oils, yung 20W guys is yung viscosity ng langis kapag ka malamig. Yung 20 ang viscosity niya kapag malamig. Yan. W stands for winter. And then yung 50 naman, yung viscosity ng langis kapag mainit na. So kapag gumagamit ka ng mas heavier or mas thicker oil, mas mataas yung number guys is thicker. So kung if you're using tulad ng mga synthetic, fully synthetic na langis na si 0W30, okay guys, so mas malalabnaw yun, mas magagaan yung dalhin para sa makina. Ang kaso, hindi kayo pwedeng basta-basta gumamit ng mga mas maninipis na or mas malalabnaw na langis, kasi nga yung protection naman ng langis ang importante para sa makina. So kailangan sundin nyo yung specified ng manufacturer, kasi nga sila yung mas nakakaalam kung anong klase ng langis, anong viscosity ng langis ang best for your engine. So akong ginagamit ko 20W50, so masyado siyang mabigat. 50 ba? So masyado siyang mabigat para ikutin sa makina. So kung gusto nyo nang mas magaan ikutin para sa makina, try yung mga 40, 15W40 or 10W40. Pero as I said, follow your manufacturer specification. Huwag yung kung ano lang yung sinabi ko. Kasi hindi ko alam kung ano sasakyan kapag gagamitin yun, pag gagamitan nyo ng engine oil. So kung ano man sasakyan yan, meron naman kayong manual, o kung wala man kayong manual, research nyo sa internet kung ano yung specified oil para sa makina ninyo. Okay, next factor tayo guys. Ito yung pinaka-controversial part ng sasakyan natin. Bakit pinaka-controversial? Kasi marami pa rin nagtatalo-talo dyan. Mga mekaniko, mga car enthusiasts. So, anong pyesa yun? Yun yung thermostat guys. So, wala lang akong sample ng thermostat ngayon, pero meron na akong video. Pwede nyo panoorin yun para malaman nyo kung anong purpose ng thermostat. Malaman nyo rin kung anong itsura ng thermostat. So marami nagtatanggal ng thermostat kasi sabi nila dito daw sa Pilipinas masyado nang mainit. Hindi na natin kailangan ng thermostat. Well, sinabi ko doon sa video guys na hindi exemption ang Pilipinas para tanggalin ang thermostat. Kasi meron nga mga bansa sa Middle East na nakakabit pa rin ang thermostat nila. Kasi nga, thermostat will maintain na nasa
recommended operating temperature yung makina natin para maging fuel efficient and also para mas mapahaba yung buhay ng makina natin. Okay, so iba kasi ang paniniwala nila masyado nang mainit sa Pilipinas para maglagay ng thermostat. Well, no. Hayaan yung cooling system ng sasakyan nyo ang bahala na magpalamig sa makina. Huwag niyong tanggalin ang thermostat kasi maraming positive effect ang thermostat. So para malaman nyo yung mga positive effect na yun, panoorin nyo na lang yung video ko about thermostat para mas mapaliwanag, mas maintindihan nyo kung ano yung importance ng thermostat. So isa yan sa nakaka-apekto sa fuel consumption natin, guys. So trust me. Next factor tayo, guys, is yung driving your car with open window. So explanation yan, guys, is yung about sa aerodynamics. So parang nagiging parachute ngayon, parang kinakabitan nyo ng parachute ngayon yung sasakyan nyo. Kasi pag open window, pag pumasok yung hangin dito, yung windshield natin sa likod is parang nagsisilbing parachute siya. So yung movement ng sasakyan natin is medyo napipigilan ng konti. So parang siguro tayo as owner, hindi natin yun nararamdaman eh. Pero sa sasakyan natin, ramdam niya yon, kasi nga napipigilan yung pagtakbo niya because of aerodynamics. So mas common yan, guys, dun sa mga owner type jeep. Ako kasi may owner type jeep din ako. So ramdam ko talaga dun sa yung aerodynamics, kasi kapag lalo na pag buwang-biyahe ako ng expressway, kumbaga 80 kilometers pa lang yung takbo ko, pero parang ano eh, ang lakas-lakas na ng hampas ng sa akin at bilang mga tao, ang lakas na ng hampas ng hangin sa atin eh. Also dun sa sasakyan. So para kayo may nakakabit na parachute sa likod ng sasakyan nyo. So nakaka-apekto yung driving with open windows sa fuel consumption, kasi napipigilan yung free moving ng sasakyan natin. So kung hindi naman ganun kainit, sarado nyo yung bintana, tapos patakbuhin nyo yung sasakyan nyo, makapansin nyo mas mabilis tumakbo yung sasakyan nyo compared sa nakabukas yung ating windows. Next thing, guys, alternator. So alternator, guys, ang magsisilbing charging system ng sasakyan natin. So hindi ko pwedeng sabihin na kailangan tanggalin yan para lang humina sa consumption ang ating fuel, humina sa fuel consumption ng ating makina, kasi kailangan yan. So bakit nakaka-apekto ang alternator sa fuel consumption? Of course, guys, kasi iniikot siya ng makina. So importante ang alternator, that is why ang mga engineers ng mga car manufacturers, kino-compute nila kung ilan lang ang kinakailangan na ampere ratings ng alternator. Kasi sinasalpak nila dyan, guys, yung pinakamababang rating ng alternator na sapat para sustain yung mga pangangailangan ng electrical component ng sasakyan natin. So bakit ang mas nakaka-apekto ngayon, guys, is yung pag-upgrade natin. For example, nasa 45 amperes lang yung alternator nyo, mag-upgrade kayo, gagawin yung 110. Bakit? Kasi mag-a-add kayo ng sound system, mag-a-add kayo ng mga fog lamps, kasi hindi kinakaya ng dating alternator nyo. Tapos mapapansin nyo, guys, ang lakas nyo na sa gasolina. Of course, kasi nga mas mabigat yung ampere rating nung alternator, mas mabigat yan ikutin para sa makina natin. So magsasuffer din yung fuel consumption natin because of just nag-upgrade kayo ng higher ampere rating ng alternator. Ignition system natin, itong distributor. So pinapaliwanag ko na, kung may mga nakapanood na sa inyo yung nung diagnosis ko with distributors, dapat gumagana ng maayos yung mechanical advance and then yung vacuum advance ng ating distributor. Kasi kaya sila tinatawag na advance, guys. Sila yung mag-a-advance ng ignition timing natin, depende sa loads at sa acceleration natin sa ating pedal. So kung hindi nag-a-advance ang ignition timing natin, let's say sinet natin na ignition timing tulad nito, ang standard ignition timing ng Mitsubishi Lancer is 4 degrees without manifold vacuum. So 4 degrees, for example, na-set siya sa 4 degrees. Kahit mag-revolution kayo ng todo, kahit full throttle kayo, kung hindi gumagana yung mechanical advance niyan sa loob, tsaka yung vacuum advancer dito sa labas,
magpa-fire pa rin ang ignition timing nyo at 4 degrees. So, malaking effect yon sa fuel consumption, guys. Kasi hindi nabuburn lahat ng air and fuel mixture na pumasok sa combustion chamber. Ang mangyayari, ilalabas na lang yun sa tambucho as carbon. So, instead na na-convert sana siya sa power, naging carbon lang siya. So, malaking bagay, guys. Yung distributor natin, yung advancers nung ating distributor. Next factor, guys, is itong radiator fan. So, guys, marami akong nakikita ang sasakyan na nakarekta ang radiator fan nila. Kasi may mga mechanic at electrician na kapag ka hindi na gumagana yung thermo switch, inirerekta na yung radiator fan. So, guys, para sa akin, maling practice yon. Kasi dapat automatically lang na gumagana yung radiator fan. Hindi yan dapat laging nakarekta. Kasi nga, mini-maintain natin, guys, na yung init ng makina is ma-reach niya lagi yung recommended na required na init niya para maging optimum performance siya. Ngayon kung hindi niya nare-reach yun kasi lagi naka-on yung radiator fan, nakaka-affect yun sa fuel consumption. Isa pa, since electrical component ang radiator fan, tulad ng sinasabi ko sa inyo, any electrical component, guys, is nakakapagpabigat doon sa ikot ng alternator. So kapag laging naka-on niya yung ating radiator fan, kahit na hindi pa naman dapat, mas bumibigat yung ikot ng alternator, in tendency, mas nahihirapan si makina ngayon. So, ang mangyayari, yung pinaka-chain result niya is magkakaroon siya ng suffering doon sa fuel economy naman. So, simpleng pag-rekta lang ng fan, guys, nakaka-apekto na yan sa fuel consumption nyo. So, pinakamaganda, guys, ibalik nyo sa stock settings yung ating mga radiator fan. So, dapat gagana lang yan, guys, kapag nasa tamang temperature na. Certain temperature na yung thermo switch. So, yung thermo switch, hayaan nyo yung thermo switch ang magpagana dun sa radiator fan. Huwag nyo siyang erekta sa ignition switch, okay? Last topic natin, guys. Yung laging nasisisi kapag malakas ang consumption, yung carburetor. Of course, carburetor tsaka yung mga fuel injectors, guys. So kapag wala na sa condition ng carburetor tsaka yung mga fuel injectors, of course, lumalakas na sa consumption. Kaya meron tayo dapat prevent tinatawag na maintenance sa ating sasakyan sa carburetors natin. So, dapat siya nalilinisan na overhaul. Tapos, yung mga jets niyan sa loob, guys, kung hindi naman yan nasisira, pwede naman yan linisan lang din. So, may video ako sa YouTube kung paano mag-overhaul ng carburetors. Sa mga naka-fuel injected naman, hindi pa ako nakakagawa ng video sa paglilinis ng fuel injector. Pero madali lang din siya, guys. So, babakasin lang din yung fuel injector, tapos lilinisin lang din with carb cleaner. Yan, guys. So, medyo mahaba yung naging lecture natin today. Kasi, syempre nga, marami nakaka-affect sa fuel consumption. Yung iba kasi ang paniniwala nila, basta malakas ang gasolina, carburetor yan, injector yan. So, mali yun, guys. Huwag tayo agad sa carburetor, huwag tayo agad sa injector. Kasi, halos lahat, guys, pansinin nyo yung buong sasakyan nyo. Halos lahat ng nakakabit sa sasakyan nyo is nakaka-apekto sa fuel consumption. Kita nyo na nga, guys, ultimo na lang yung dami ng sakay na pasahero na sasakyan nyo is nakaka-affect nga. So, kung mas marami kayo sakay, of course, mas mabigat yun sa sasakyan nyo. Mas mabigat kayong dalhin ngayon nung makina. Of course, mas mangangailangan yung makina nyo ng mas malakas na acceleration para mas mapaandar ng mabilis at maayos yung sasakyan nyo. Of course, fuel economy will suffer. So, diba, napakasimpleng mga bagay na hindi alam nung iba, pero kadalasan sila sisinakagad kay carburetor. Pansa malakas sa gasolina, bukas carburetor, kahit na hindi naman siya yung may kasalanan. Kaya ilang customers ko rin, guys, yung lumalapit sa akin, guys, sinasabi nila sa akin, sir, kakapalinis ko lang ng carburetor ko, pinalinis ko yan kasi malakas sa gasolina, kaso walang nagbago. Eh kasi nga, hindi naman laging kasalanan ni carburetor kung bakit malakas tayo sa fuel consumption. Okay, guys, so I hope nakatulong sa inyo yung video na to. And kahit mahaba siya, I hope naging matyaga kayo na panoorin at intindihin lahat yung mga diniscuss ko. So, kung meron man ako nakalimutan, guys, comment na lang kayo dun sa comment section kasi mahirap din kasi gumagawa ng ganong klase ng video kasi nga syempre wala naman akong basis. Kumbaga, kung ano lang yung alam ko,
na ano, minsan may nakakalimutan din talaga ako. So katulad nung ginawa kong video sa tips sa pagbili ng segunda mano sa sasakyan. Yan, so may mga nakalimutan ako sabihin doon. So pero hindi ko na kasi magawa, may edit pa yung video kasi na-upload ko na. So yung mga may mga alam pa na nakaka-apekto sa fuel consumption, add nyo lang doon sa comment section. Malaking bagay yan para makatulong sa mga subscribers ko at saka doon sa mga viewers ko, guys. So I really appreciate doon sa mga nagbibigay ng additional knowledge, additional info. Okay, guys. So continue lang, guys, supporting my channel. Subscribe, like, and share nyo rin yung video, guys. And also, ring nyo po yung bell para lagi po kayong notified sa mga bago kong tutorial videos. Salamat po, guys!